Kim Chu ganito pala magselos pagdating kay Paulo Avellino. Nagsalita ang isang pinagkakatiwalaang source ukol sa pagiging selosa ni Kim Chu, na nagpapakita ng isang mas malalim na pananaw sa kanyang karakter sa loob ng kanyang mga relasyon. Ayon sa ulat, napansin ng source na si Kim ay medyo selosa, lalo na kapag may mga hindi kilalang tao na nagte-text sa kanyang partner, si Paulo. Nagbigay siya ng halimbawa na kapag si Paulo ay tumatanggap ng mga mensahe, kaagad ay may pumapasok na mga katanungan at selos mula kay Kim. Ngunit, nang suriin ni Paulo ang kanyang cellphone, napag-alaman na ang mga mensahe na yon ay mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipinapadala ang mga babala at paalala sa mga netizen sa pamamagitan ng text message, lalo na sa panahon ng malakas na pag-ulan o iba pang mga kalamidad. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon at babala na dapat malaman ng lahat, kaya't natural lang na madalas ito na ipapadala sa mga cellphone. Ang pagka-booking na ito ay nagbigay diin sa pagiging cute at minsan na nakakatawang aspeto ng pagiging selosa ni Kim. Hindi na bago ang ganitong uri ng sitwasyon sa relasyon ng magkasintahan, ngunit nagbigay ito ng ibang pananaw kung paano nagre-react ang mga tao sa mga sitwasyong ito. Bagaman hindi maikakailan na may pagkaselosa si Kim, tila ang kanyang reaksyon ay may halong humor at pagkaalam na hindi lahat ng mensahe ay may malasakit sa relasyon. Sa kabila ng pagiging selosa, inamin ni Kim na siya ay nag-mature na sa mga nakaraang taon. Ayon sa kanya, natutunan niyang pahalagahan ang kanyang relasyon sa ibang paraan. Hindi na siya katulad ng dati na nagpapakita ng labis na sweetness para lamang ipakita ang kanyang pagmamahal. Sa halip, nagkaroon siya ng pagkakataon na i-reflect ang kanyang sarili at matutunan ang halaga ng balancing emosyon sa isang relasyon. Ibinahagi pa niya ang kanyang karanasan sa mga nakaraang relasyon kung saan ginawa niyang pangkaraniwan ang pagpapakita ng sobrang sweetness para makuha ang atensyon at pagmamahal ng kanyang partner. Sa pagsasalita tungkol sa pagiging selosa, sinabi ni Kim na tila normal na bahagi ito ng anumang relasyon. Sinasabi niyang lahat ng may jowa ay may bahagyang pagkaselosa, ngunit ang tunay na tanong ay kung sino ang pinagmumulan ng selos. Sa kanyang pananaw, ang pagiging selosa ay hindi laging negatibo, ngunit isang indikasyon ng pagmamahal at pag-aalala. Ipinakita niya na ang pangunahing layunin ay hindi ang magkaroon ng selos sa lahat ng oras, kundi ang malaman kung paano mag-manage ng mga emosyon sa tamang paraan. Dagdag pa niya, sa bawat relasyon, may iba't ibang aspeto at issue na kinakailangang pagtuunan ng pansin. Ang pagiging open at komunikasyon ay napakahalaga upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang kanyang karanasan sa pagiging selosa ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa isa't isa sa loob ng isang relasyon. Sa huli, ang kanyang openness sa pagiging selosa at ang kanyang pag-usbong patungo sa pagiging mas mature sa relasyon ay nagpapakita ng kanyang pag-unlad bilang isang partner at individual. Sa makatuwid, ang pagiging selosa ni Kim Chu ay isa lamang bahagi ng kanyang paglalakbay sa mundo ng relasyon. Bagaman ang kanyang selos ay maaaring mukhang maliit na issue sa simula, ito ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa kung paano niya pinapalakas ang kanyang relasyon sa pamamagitan ng maturity at komunikasyon. Ang kanyang karanasan ay nagpapakita na sa bawat relasyon, ang tunay na hamon ay hindi lamang ang pag-manage ng selos kundi ang pagbuo ng matibay na pundasyon ng pagtitiwala at pag-intindi sa isa't isa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!